Hi everyone! It's me again. Welcome to Joanne's Kitchen. At dahil po maulan at maginaw ngayong araw na ito, tayo po ay magluluto ng isang comfort food. This is the trending sotanghon soup in Quiapo. Yung version ko po, may mga extra toppings akong nilagay, pero it's all up to you kung gusto nyo pong just a very simple chicken sotanghon soup at home. So tara, samahan niyo po ako magluto ng ating ever-famous Quiapo Sotanghon Soup. So maghanda lang po tayo ng 2 medium carrots. So hugasan, balatan at hiwain po natin ito ng maliliit or yung tinatawag na julienne pieces. Next naman ay ihanda po natin ang ating cabbage or repolyo. Ayan po. So hugasan lang po natin yan and then 1 head garlic. And then 1 large onion, so chop din po iyan. Mag-prepare po din tayo ng mga hard-boiled eggs for toppings later. And then we will also prepare 4 cups of water at dadilute po natin ang 2 teaspoons of annatto powder. Kung wala po kayong annatto powder, gumamit po kayo ng achiote seeds. Okay, same lang po yan. Ayan, i-switch na po natin yung flame at lagyan po natin ng vegetable oil at iprito na po natin ang ating mga carrots. Ayan, saglit lang naman po yung gagawin and then iset aside po natin yung ating carrots. Okay, so in the same pan, ipa-brown naman po natin ang ating chicken pieces so hanggang sa maging light brown. So lagyan po natin yan ng salt and pepper. Okay, so asin at paminta, dinurog na paminta. So ayan, pag medyo brownish na po yung ating chicken pieces, ilagay naman po natin ang ating onion and garlic. Okay, so igisa lang po natin iyan hanggang sa makaramelize na po yung onion natin. Okay, so ganyan lang po. Napakadaling gawin. And then, paghaluin lang po natin sila, yung mga ating mga manok at ang ating garlic and onion. So, igisa-gisa lang po natin yan. Okay, and then mag-a-add po tayo ng 1 tablespoon of soy sauce and 1 tablespoon of oyster sauce. Okay, so i-continue lang po natin ang ating paggisa. Okay, so pag na-render na po yung fats ng mga chicken pieces, mag-a-add na po tayo ng 6 cups of water or tubig. At saka i-a-add na rin po natin ang ating annatto water mixture. And then at this point, maglalagay rin po tayo ng 5 tablespoons of patis or fish sauce. And then maglalagay rin po tayo ng 2 beef cubes. So, takpan lang po ang ating pan and let it simmer for the next 20 minutes on medium heat. So, after 20 minutes ng pagkakakulo, so halu-haluin lang po natin yan. Tsaka kapag okay na, i-add na po natin ng 200 grams of sotanghon.
So, haluin lang din po natin and hayaan lang po natin siyang mag-boil for the next 3 to 5 minutes hanggang sa maluto na po yung ating sotanghon. Okay, so ayan na po. Ready na po siya. So, pag okay na, pagluto na po yung ating sotanghon, is-switch off na po natin yung flame at this point. Okay? So, ayan, naka-switch off na po yung ating flame pero medyo kumukulo-kulo pa rin po ng konti. So, at this time, ilalagay na po natin ang ating carrots at ang ating shredded or chopped cabbage. Okay, so yung residual heat, yun po ang magluluto po sa ating cabbage. Okay, para hindi po siya ma-overcook at crunchy pa rin po siyang kainin. So, ayan. So there you go, napakadali lang po siyang gawin. So ngayon, ready to serve na po siya and you can now add your favorite toppings. So lalagyan ko po yung akin ng itlog, lechon kawali, lalagyan ko rin po siya ng fish cake. Ayan. So, ayan, ano yan, fish cake, another kind of fish cake. Tapos, fish ball or squid balls, it's all up to you kung ano po yung gusto nyong ilagay. Okay. And then, just sprinkle it with spring onions and as well as toasted garlic or shallots or fried shallots. So, ayan, ready to eat na po. Hope you guys enjoyed watching this video and thank you for watching!